Attorney Abo, nang dahil sa iyo, nandito tayo ngayon lahat. At this is really very, very good news for everybody. And I understand, dala nyo na po yung luggage na naglalaman ng mga nawawalang alahas at mga bag. Opo. Okay. But before that, pwede hong malaman kung bakit po nakapag-decide yung kliyente na pumunta dito ngayon. Thank you very much po, Sen. Bali po yung nangyari na yon, nung umuwi na po siya, may konsensya po siya. Opo. On the same day, the same night, may kinausap siyang pulis na kamag-anak. Okay. Para patulong i-turn over. And then, yung pulis medyo busy kasi naka-detail yun sa Malacanang eh. Opo. Kamag-anak din nila. So tapos yung bagahe po, walang name po na nakalagay. Mm. So hindi nila alam. Ngayon, yung pulis nag-attempt na i-turn over sa isang radio station. I don't like to mention the name of the radio station. Kasi yun yung request. Ayaw tanggapin without the finder. Ayaw naman sumama nung yung nakakuha ng finder sa kanya kasi natatakot. Opo. So ganun po ang naging istorya hanggang sa pumunta sila sa office ko para magpatulong. Mm-hmm. Sabi ko, una kagad nung nalaman ko, sabi ko, soli nyo na. And then, yung may number si Odette sa akin, sabi ko, yung nakakumuha ng bag ay nandito yung misis. Tapos on that same day, nagkausap sila over the phone. Saan si po si Mrs.? Mrs. nung ano, ito po. Mrs., magandang umaga anak, po. Anak po nila ito. Salamat po sa pagpunta. Okay. So, kailan po itinun over sa inyo or sinabi sa inyo ni Mister na meron palang bag? Nung pong gabi na po, sir. Sa airport, kinagabihan. Oo, nung gabi na po, sir. Hmm. Nung uwi niya po galing sa ano, sa pagbibiyahe niya po. Kung sakali man, nakita niya na nandun yung bagahe at walang nagmamayari, kasi nakita ko sa video na umupo muna siya for some time. Siguro waiting for somebody na pumunta. Nung walang pumunta, kinuha niya. Eh dapat yun, dadali niya doon sa airport authorities para sa Los Angeles. Kausap ko po yung papa ko po nung that night po na nakuha niya yung maleta po. Mm-hmm. Sabi niya po sa amin, tuliro po siya eh. Sabi niya po sa amin, natatakot daw po siya kasi may nakuha po siyang maleta. Kasi hindi niya po alam kung anong gagawin niya. Pero alam niya na po yung laman? Hindi po, wala po. Hindi po hanggang namin, po hindi pa ito nabubuksan? Hindi po yan nabubuksan, sir. Okay. So, yung nangyari po, sabi po namin, kami na lang po pumunta ng NAIA para i-diretso na po yung maleta po kasi mas delikado po kung mapapatagal po at kawawa po yung may-ari po na baka maghanap po. So yung ginawa po ng papa ko, sabi niya may kakilala po daw siya na sabi niya baka makatulong. So ito po kami, akala po namin okay na. Tapos nagkaroon na rin po ng problema na wala po sa isip namin gawa po ng pagkamatay po ng tito ko. So pumunta po kami ng Tayabas noon. Tapos after po noon, nagulat na lang po kami pagdating namin dito, ilang days na naka-ano na po kami sa news. Kasi kung may intention, dapat nasira na. Pwede natin makita, will somebody open it? So, there was no attempt na talagang piliting buksan. So, ibig sabihin... Correct. Kailan niyo po nalaman na meron pong lamang mga mamahaling alas? For me, hindi ko po alam na may lamang pong valuables yan. Sir, sa viral video na po, sir. Nalaman na lang po namin yan. Kahapon lang po, sir. Nung napanood po namin yung video na ganun po pala yung laman nun sa Malay. Pero yung post nung may-ari, hindi niyo po nabasa? Hindi po. Kasi yung may-ari ata, immediately, nag-post po siya sa Facebook. Yun lang po, yung video niyo po na news po. Tama po yung sinasabi nila, tumutugma, walang mga scratches dito na patunay lamang, walang naging attempt na para buksan to at malaman kung anong laman. Wala silang ginawang attempt para kalikutin kung ano man yung lock dito nang sa gayon mapasok itong mga laman, makita yung loob. So tama nga si attorney. Okay. So, nilagay lang po dun sa bahay and then yung inyo pong mister ay nagkwento sa inyo and then naghanap kayo ng mga paraan kung paano ito masauli sa airport. Kaya lang, busy kayo so hindi nyo agad-agad na gawa ng paraan na maisauli until na yung mapanood nyo po yung video namin. Ayun.
Sabi niya po, naghintay pa po siya sa NAIA kung baka po may dumating po na may-ari. Tapos ang sabi niya po, nung wala na, ilang minuto po siguro siya nag-antay doon, balak niya daw po atang puntahan kaso natakot po baka daw po siya dakpin agad ng pulis po. Masyado pong matatakot din siya. Mahina po yung loob. Hinintay po namin yung may-ari nito si Maricor and siya lang po ang nakakaalam nitong code. Merong code dito. However, kung talaga may intention, bad intention sila, kahit na nung tibay ito, madali naman ito butasan, martilyohin, di ba? Gumawa ng screwdriver o grinder, mabubuksan to. And sa akin pong pag-examine, wala po ako nakita ng mga scratches to indicate na they were trying to force open this. At tumutugma sa sinasabi ni attorney. May mga gasgas to, pero gasgas ng kalumaan. Siguro hina, di ba? Sa pagsakay-sakay sa aeroplano, paglagay sa overhead bin. Kailangan mabuksan ito. Sa harap nila, sa harap natin, sa harap ng buong mundo na mga kapanood. Dapat yung mga sinabi niya on air, nandito lahat. Anong trabaho po ni Mr. Ma'am? Taxi driver po, sir. Matagal na po siyang taxi driver. Ano siya sa NAIA? Nagkukontrata or? Siguro po may inihatid na pasahero kasi marami po siyang inihahatid dito po sa compound namin. Saan po kayo nakatira ulit, ma'am? Sa Kulyat po. Baka may pasahero siya inatid doon? Oo po. Okay. Kasi madalas po, sir, marami yung nagpa-flight papuntang Mindanao. Yes, siya po yung siniservice. Kasi nga po, on air, we discuss about the reward at nabanggit doon kung sino nagsoli nito, merong 1 million peso reward. Kung ano po nasabi doon sa show, it must stick, masusunod, whether they like it or not. Nasabi ko sa show, with their permission, at sinabi naman mismo na kapag naisoli ito, kunya ni Mister, no questions asked, walang kaso, 1 million. Galing sa kanila yon. Pero sir, kami na po kasi naka-agrabyado sa kanila. Napakabait naman ng anak. Yes ma'am, pero a promise is a promise. A commitment is a commitment. We made a promise that it will be our commitment to give 1 million pesos reward doon sa mga kapagbalik nito, whether it is the husband or anybody. In this case, wife pa ang nag-initiate para isoli ito, then 1 million pesos will go to her. Yan po yung usapan. At hindi po yan mababali. Gusto ko rin sabihin sa inyo na maraming mga informante na. May mga tumawag. Mayroong mga nag-text sa amin. Na may mga nakausap na rin kami. Na kilala yung husband niyo. Yan nga po sir, nung na-viral nga po, talagang nadoble po yung talagang takot niya sa Kasi nga marami nakakikilala na sa kanya kasi taxi driver po siya. Opo. Yung airing namin kahapon, tungkol doon sa may lumutang na impormante, napanood niyo po yon? Napanood ko po kanina pero konti-unti lang po, di ko po nakayanan. Walang natakot na rin po ako. Okay. At may nakapagsabi na rin sa inyo tungkol dun sa airing kahapon na meron ng impormanteng lumutang. Na-open ko po yung viral na kanina pong umaga lang. Okay. Sabi po ng anak ko, huwag mo na inang panoorin kasi nadubli yung yung takot natin. Takot. Opo. Natakot na rin po kayo na mapanood niyo, yes, po yung viral na especially post. Especially po yung laman ng na kanina nga po hindi kami makalabas. Kailangan namin ng security na kasi baka po mamaya paglabas namin. Matter of fact, may pumunta rito kahapon. And that person na pumunta, kilala yung husband niya po. Ano po siya, kilala niya po si Mr. Nyo and ready na po kami magsampasari ng kaso. In fact, today dapat pupunta na pa kami sa NBI para mag-file na ng case. And then yung NBI, gagawa na po ng thorough investigation para ma-properly identify. Yun, Mr. Tingnan natin kung alaman nito. Makakita na ako sa wakas ng alahas na milyones. Maraming mga netizen din nag-bash noong una, pero
they have to realize na yung father niya ay naghihingalo po sa ICU. Malala, critical yung kalagayan, kumbaga lutang. Iniwan niya, akala niya kunin ang driver. Pero kung ako, 50 million, baka yakap-yakapin ko ba ito eh? Hindi nga, diba, ma'am, kapag kayo, yakap-yakapin ko to. Baka pwede pa, itali ko na sa katawang ko. 50 million eh. But anyway, in her case, hindi natin siya masisisi dahil meron nga siyang kamag-anak na nasa hospital, especially father pa niya. Hindi po yan nauwi sa bahay. Nasa kotse lang po nung sinabi niya na may nakita po siya. Ah, sa kotse lang po, hindi niya inalis sa kanyang kotse, sa trunk? Nasa kotse lang, sa loob ng kotse lang po niya iniwan. Kaya paano yung mga pasahero niya? Buti hindi tinangay ng mga pasahero niya. Nagbibiyahe siya tapos nasa kotse niya. Nung kinagabihan po, tinawagan niya na rin po yung kilala niya po. Pero one month po ito na nasa kanya, nasa kamay niya. So, nasa kotse lang to for one month? Hindi rin po namin alam kasi ang akala po talaga namin, nandun na po kasi inano na po namin yan eh, pinalala-move na po namin. Napunta na doon sa address ng kaibigan. Sino po yung kaibigan? Hindi ko po siya. Okay. Yung pulis po na kaibigan. So kinuha nyo ito doon sa pulis. Ano pong ginawa niya nung napalala-move po sa kanya? Kausap ko po kinausap ko po siya kung bakit po hindi po na ipapadala pa po sa may-ari. Ang sabi niya po, kailangan po yung papa ko po yung sumama. Kaso ayaw pong sumama ng papa ko po, natatakot po talaga siya. So pumunta po kayo sa isang radio station para doon sana isol. Yung police pumunta sa radio station at sabi turn over to. Pero alam na nung police ang laman. Wala po, hindi po namin. Hindi pa rin alam? Sir, lahat po kami wala pong alam kung ano. Nalaman na lang po namin nung nakita na namin po yung post. News po. Opo. Yung news sa TV5, doon yung nakita. Natakot na po kami kasi nung araw po na nakita po namin yung video, tinanong ko po yung police kung ano po yung pwede ko pong gawin or pwede po namin gawin kung asan po kami lalapit. Kasi nakakatakot din po may ano po dyan. Okay. So nung nakita niyo po sa Frontline Pilipinas, primetime news yun sa TV5, doon medyo nagkaroon ng kaya ng kaba, concern. Doon niyo na po nalaman yung laman ng alahas. So tinawagan niyo po ngayon yung polis na kung saan niyo pinalalamob to. Pinuntahan. Ano pong sabi niya? Sabi niya po punta po daw po kami sa kakilala po niya na nagtatrabaho daw po sa may OMA po. Ako na yun, sir. Ah, kayo na po. Ito na po ang inyong Remoa at si Attorney Abo yung nag-facilitate na para ma-isole ito ngayon kasama yung kanyang kliyente, yung si Mrs. nung nakakuha nito, yung taxi driver, and then the daughter. Now, would you like to open this, ma'am? In front of everybody? Pero as you can see, wala hong gas-gas. So, meaning there was no attempt to open it. Sige, okay ma'am, paki-open. Sino yung may code nito? Let's open it. Okay, paki-alis muna itong upuan. Let's open it. Okay. Ito yung Hermes. Okay. Bigyan siya ng tubig. Okay, so 2 Hermes bag. Okay. Okay. Ito na. Okay. Ah, ito yung pinakamahal. A yellow diamond. Ito po. Ito 12? Ito po. Patek. Diamond studded. Can you watch see the other contents? Paki-confirm lang po ah, in front of Attorney Abo, yes. And then sa mga nagsoli. Okay, bigyan natin ng tubig. Okay. Ma'am, baka mahulog yung alahasa. Lagay mo natin dito. Isa. Yung patek, pwede natin ilagay dito. Ito yung mga princess na yung bracelet. Grabe yung alasan, no? Hindi. Okay.
naman to. Hello po yung mga Princess Kat. Hello. Ayun, sinasabi niya kung eh. Ito pa, isa pang bag. Yes, tatlo. Okay. So, tatlong Hermes. Itong pinakamahal dito eh. Croc. Okay. Yan, can tatlo. You confirm now that yes, every, all the contents are intact? Yeah, everything's complete. Okay, good. Thank you. Yung cross. Apo. Yes, yes po, everything's complete. Okay. Lahat po nandyan. Sigurado po kayo, ha? Kompleto na. Okay. Ayan po. Everything's complete. Very emotional si ma'am. Nung pagpasok pa lamang, as you can see, hanggang ngayon, hindi niya mapigilang parang maluha-luha. So, kumpirmado. And ma'am, ito po yung wife. Siya yung, and then the attorney who initiated all this. Yes, Sen, if I may, in behalf of my client, the husband of the wife here, we apologize for what he did. He was attacked by his conscience the night after taking your bag. For that, we apologize for his actuation. Apology accepted po, and I'm thank greatly thankful that everything is complete and fully recovered. And of course, I would like, if not for the program and for Senator Rafi too po, this wouldn't be possible. And thank you sa family for... Sorry po. The past few 2 weeks had been so hard for me. Yung chance po talaga nung paglapit ko dito was like almost zero po talaga nung lumapit ako. And considering my situation now and our family situation, sobrang laking tulong po nito sa amin. And thank you sa lahat ng staff ni Senator Tulpo who been so patient with us in contacting us. Maraming salamat po. And kay Attorney Villamore, maraming salamat. And then, thank you na rin po dun sa mga tao na who was really concerned, yung mga netizens po. Ang dami ko pong na-receive the mga messages na sincerely praying for me and my family. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko po alam kung paano kayo mapapasalamatan, pero siguro po, madami pa po akong tao talaga na tutulungan in the future. At hindi ko po ito makakalimutan itong sitwasyon na ito. Thank you po. Thank you po sa lahat. Okay. Ibalik naman natin yung alahas, ma'am. I-secure na muna natin. Can you secure all the jewelries muna? Okay. Ma'am, ikaw na siya maghawak. Ayoko maghawak dyan. Ayoko maging last touch. Okay. Secure muna. Ito, kasa staff ni Ms. Maricor. Gusto ko silang mag-secure. Ito. Ayan. Habang sinisilid yung mga Hermes bags. Now, ma'am, 1,000,000 pesos cash reward na prinamis po natin on air doon sa magsole. No questions asked. Kahit na yung husband niya yung nagsoli, bibigay tayo. But the wife turned over. Although sabi nung anak, ayaw daw niya kasi nag-agrabyado daw sila. Sabi ko, hindi. Eh, promise is a promise. Nag-promise tayo on air na magbibigay, kaya tutuparin natin. Ito na po yung 1 million reward. Pakita natin. Buksan natin yung 1 million. Okay. So let me count this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And ma'am, missus, 2, 4, 6, 8, 10. That's the 1 million cash reward na prinamis namin on air
kung sino man makapagsoli nito. Okay? Balik na rito. And we'll give it to the missus. Sinuway muna. Attorney, kayo mo. Paso. Meron ko kayong gustong sabihin kay Ms. Marico? Unang-una po sa lahat, pasensya na po talaga. Kasi hindi rin po namin alam na hindi pa po nasasauli sa inyo po. Sorry po talaga. So, Mrs., ano masasabi mo? Meron kayong 1 million cash reward. Ma'am, ako po talaga yung nahingi ng pasensya, ma'am, sa inyo. Pero hindi po namin intention talaga na ano. Talaga, isasauli po namin talaga yan. Pasensya na po. In fairness sa kanila, Ms. Maricor, as you can see, wala itong gas-gas. At so therefore, walang attempt to force open it. Wala talaga. Kasi kung merong attempt, sana nagagas-gas-gas na nito or binutasan to, which they didn't. So, inabot lang na nervous. Yun lang, yung kamalian lang ni Mister na nung nakita nung sa video, nakita niya ito na iwan, sinaka niya sa trolley, sana dinirit yun sa loob ng airport. Yan na nga po, sir. Ma'am. Diba? Tapos hinanap niya yung airport authorities. Oo, talagang natakot na po siya na baka mamaya po sasana siya pag isinurrender na baka mabaliktad po yung pangyayari. Opo, takot na po rin po yung nag-ano sa kanya. Takot, inabot na ng takot. Inabot po talaga ng takot. Okay, ma'am, kaharap siya ngayon. Bakit inabot ng isang buwan kung hindi pa pala na iparating sa akin? Eh, hindi pa sana isoli. Sorry, ma'am, yan yung tatanong kasi ng mga netizen. Pati ako rin, curious lang, kung hindi pa pala napatulfo, eh, hindi pa sana ito na punta rito. Totally po, sir, talagang iniisip na kung paano po namin i-ano kasi baka po isoli namin sa isang ano na, baka po ano, pag-interesan po, sir. Hindi rin po namin alam kung ano po yung laman ng maleta. Kaya, at saka po wala pong address, wala pong name. Mananahay po ako, sir, hindi po talaga wala pong oras mag-ano ng mga Facebook. Kaya kahapon. Kahapon lang sila pumunta sa opisina. Opo. Bita ng pagkakita po namin ng video niyo, sir. Yun nga po, pumunta na po kami kay attorney para po, as soon as possible po, maibigay na rin po sa may-ari yung gamit niya po. Alalang-alala din po kami, ma'am. Maraming salamat ulit, sir. Okay. Natural lang na mag-emotional po kayo ngayon kasi hindi nyo inasahan na mababalik pa ito. And then boom, here it is now. You can't almost believe it. Doon sa mga netizen nagsasabi, bakit mo kasi pabaya ka rin kasi na may-ari ng bagahe? Because tuliro po siya. Kasi po yung kanyang father ay nasa ICU and very critical yung kalagayan. Kaya hindi natin masisisi kahit na siguro kayo wala siya sa sarili na. So, sorry mama, parang lutang. Akala niya ibibigay niya sa driver, eh hindi niya na follow up na driver. Yung driver, hindi kino. Alay kasi driver. So, ito na yung lida, oh. Oh. The driver. Ladies and gentlemen, lapit ka dito. Boss Chip, ikaw ngayon maghawak nito. This time, wag mo na iwanan. Baka pagtalikod mo, bibit-bit mo yung bag ng mga kasama mo at kalimutan mo, oh, hawakan mo lang ba? Bakit hindi mo kinuha itong bagahe ni ma'am at ang kinuha mo bagahe ng assistant? Sir, kasi po, ang inuuna ko po sir na ikarga yung medyo malalaking ano, para pagpasok ko sa sakyan, ito po yung naligsi ibabaw. Huli mo. Opo. Kasi po, ang ginagawa ko po talaga sir, pag po malaki yung bagahe, nilaligo mo na sa unahan, tapos ito po hinanap si ibabaw. Eh, hindi mo to hinanap? Eh, naiwan po kasi pagkuha ko po, parang nawala rin po sa isip ko eh. Bakit may sakit din kamag-anak mo? Wala po. Wala. So, ang lesson dito na learn mo, unahin mo yung bagahe ng amo mo. Kahit pa meron dyan napakalaking bagahe, hawak-hawak ng mga alalay, kalimutan mo. Huwag mong, ito, sorry mama, advisean ko lang siya. Huwag mo intindihin. Intindi mo yung amo mo at all times. Tama? Opo, sir. Tama, mali? Tama po, sir. Sorry po sa pag hindi ko pagkuha ng inyong bagahe. Pero nung malaman mo na naiwan yung bagahe, anong naramdaman mo? Matiyawagan po ako ni ma'am. Siyempre, natakot din po ako ng maraming laman yung bagahe ni ma'am. So anong nasa isip mo nun?
Kinabahan ka ba? Okay lang, chill-chill lang. Hindi, sir. As in, kinabahan talaga po ako. Nung tumakap po sa akin si ma'am, nabalikan namin yung bagay papuntang airport. Kaya bumalik agad kami. Pagaling namin, as in, wala na. Alam mo ba na may mga netizen na pinagbintangan ka na baka kasabot ka raw? Yun nga po sir, nabasa ko rin sa mga comment na ano na kasagot daw po ako nung kumuha ng bagay. Sir, ang isip ko sir, akala ko kasi hawak pa ni ma'am yung, ano, yung bagay niya. Tapos akala ko sir, nung pagkakuha ko nung, ano, nung malaking bagay, hawak pa niya. Yung pala na sumakay na rin si ma'am sa sakyan. Pero alam mo na, next time, unahin yung amo. Oo, kaya. Eh, pasalamat ka sa kanya kasi mahal na mahal ka pa rin itong driver. Mas mahal pa niya ikaw kaysa sa amo. Ano sabi mo? Sobrang mahal, sobrang bilib sa itong ano driver niyo. Sir, wala akong masabi. Bigyan mo dapat siya ng bonus. Sa Pasko po. Medyo. Okay, diyan po nagtatapos itong episode natin, case closed, tungkol sa nawawalang bagay na dalaman, 50 million pesos ng mga alas at bag. Okay? Ma'am, thank you, congratulations. Napalit na sa iyo. And again, Attorney Abo, of course, without you, hindi na pabilis yung soli. And then, Kim Isis, and then sa anak. Okay? Thank you. Mabuhay tayo na. Assalamu alaikum. Maraming salamat kay Senator Rafi Tulfo na finally na ibalik na sa akin yung luggage sa bumubuo ng Rafi Tulfo in Action. Maraming salamat. And gusto ko rin magpasalamat dun sa family na talagang naglakas sila ng loob na kontakin at ibalik talaga yung luggage. Papasalamat din po ako, Sir Rafi. Marami pong salamat din kasi saka po sa kay Attorney Abo. Ma'am, thank you po. Thank you po talaga. Po, nagpapasalamat po ako Sir Rafi dahil po sa tulong nyo nalaman po namin kung paano po maisa uli kay Mama Ricor po yung luggage niya po. At so sobrang thankful din po kami sa NCMF po, lalo na kay Attorney Abo po na nung nabigyan niya po agad kami ng action para po maibigay po kay Sir Rafi po yung bagahe po ni Ma'am. In behalf of my father po, sobra na rin po kami humihingi po ng patawad kay Ma'am po. At sobrang thank you na rin po, Ma'am. Salamat sa iyo, Idol Rafi Tulfo. Ika'y sandalat ang mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa iyo, ika'y ginagabay. Bumait, marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong pinalik mo ang ngiti sa mga labi. Binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng ustisya. Mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira. Mga pinagbating kaibigan na nagkaingitan. Masasamang banta ay